Noong Linggo, nagpalabas ang Social Weather Station ng panibagong survey tungkol po ito sa War on Drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dito po nakikita natin na may bias talaga itong SWS dahil po sa pag-frame ng question. Yung mga tanong po nila ay pinapapunta doon sa direksyon na parang magiging negatibo ang sagot ng mga tao. Ang headline mismo ng SWS survey na ipinalabas noong Linggo, January 12, 2020, ang headline po nito ay Fourth Quarter 2019 Social Weather Survey. At nakalagay dito na 76%, 76% ng mga Pilipino ay nakakakita daw ng abuso sa human rights sa ginagawang war on drugs nito. 24% ang nagsabi na kukunti lang ang human rights violations. Pero dito po naka-highlight, no? Dito po naka-highlight itong ulat na ito ng SWS. At kung tignan mo lang ay talagang negative, no? Negative para sa kay Pangulong Duterte. Pero ang hindi nabigyan ng emphasis at ito po ay nandito rin sa the same report, no? Pero parang inilibing sa report na ito. Sinabi rin po dito, 73% ng mga respondents ay nagsabi na yung bilang ng mga illegal drugs user ay malaki po yung pagbaba, yung pag-drop. Mula nang umupo si Pangulong Duterte sa tanggapan bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito po ang question. No? Compared to July 2016, when Rodrigo Duterte became president, would you say that the present number of users of illegal drugs has? So yung mga sagot po, kasi yung question na po yan, may mga sagot po, may mga suggested answers na i-check mo lang. So ano po ang pinagpilian ng mga sumagot sa survey na ito? A. Reason, ala, umakyat, o lalo mas dumami. Reason somewhat, medyo tumaas. Stayed the same. Fallen somewhat, bumaba ng konti. Or fallen, ala, yung malaki talaga ang pagbaba. So ang survey nito nagpakita na 73%, 73% ang nagsabi na ang bilang ng mga illegal drugs users ay bumaba. 28% ang nagsabi na it has fallen a lot, talagang bumaba ng malaki. 46% ang nagsabi na nagbaba, no? Nagbaba pero hindi masyado, no? Compared to when President Duterte took office in July 2016. So dito po napapakita na yung taong bayan mismo ang nagsasabi na epektibo talaga yung gera nito laban sa illegal drugs. Otherwise, kung tanggapin natin yung sinabi ni Vice President Lenny Robredo na massive failure daw, no? Na talagang palpak daw failure ang gera laban sa droga ni Pangulong Duterte, eh siyempre dapat ang labas ng survey nito ay magpapakita. Kasi yung taong bayan, kayo mismo ang nakakakita on the ground kung ano ang sitwasyon sa bawat barangay, bawat bayan, bawat lungsod at bawat probinsya. Mararamdaman, you can feel it, no? You don't have to count. Sa inyong mga neighborhood lang, makikita mo niya dyan kung ano ang sitwasyon. So, 73% ang nagsabi na talagang bumaba, no? Kung anong degree ng pakababa, iba-iba. Pero majority says bumaba. Hindi po ito sumasang-ayon sa pananaw ni Vice President Lenny na sabi niya palpak daw. Eh kung palpak, siguro dapat nakikita natin na yung bilang ng mga adik ay umakyat pa mula nung umupo si Pangulong Duterte in July 2016, no? Pero balik tayo sa sinabi na may nakikitang human rights violations ang taong bayan sa ginagawang war on drugs.
If you notice itong nakaraang mga 1 year and a half, medyo humupa na po, bumaba na yung bilang ng mga namamatay dahil po sa operations ng ating PDEA at Philippine National Police. Kung merong perception na may human rights violations, siguro nangyari ito nung unang 18 months, no? The first 18 months ng Duterte administration na talagang all out yung ating mga kapulisan at ang PDEA sa pagpakig-away sa droga. Doon talaga marami ang namatay, no, na mga pushers, no, mga drug lords, no, at iba pang mga personalities na involved sa illegal na droga. So sa sinasabi ko po, ang away laban sa droga ay madugo po kahit saan kayo pumunta. In the United States, in Latin America, no, sa Russia, in Europe, eh kasi po yung mga drug syndicates ay armado. At hindi po maiwasan ng ating mga kapulisan na kailangan po gumamit ng puwersa ng kanilang mga sandata upang masubdue kung minsan po namamatay yung mga inaaresto nila dahil sa lumalaban. Ako personally, I believe na may mga instances of abuses. Hindi po yan maitanggi. Kasi po, hindi naman lahat-lahat ng mga pulis ay matino. Meron talagang pulis na instead of following yung tinatawag na rules of engagement, ay binabaliwala po nila yung mga patakaran, yung respect for human rights, no? Sa kanilang over-eagerness para mapatupad itong away laban sa illegal drugs. Pero siguro ang taong bayan ay parang tanggap na rin, no? Parang tanggap na rin na dahil yung mga taong ito, pinasok nila yung mundo ng illegal drugs. At alam na rin nila sa pagpasok nila dyan, ay malaki po ang peligro sa kanilang buhay dahil po it's a very dangerous business. Buhay mo po ang tinataya mo pag pumasok ka sa illegal drugs. In the same way na pag pumasok ka sa illegal drugs at ikaw po ay nagtitinda ng shabu, at iba pang pinagbabawal ng mga droga, sinisira mo rin po, pinapatay mo rin po yung mga tao na binibintahan mo ng droga. You are killing individuals, you are destroying families, you are destroying society. So hindi po madali na away ito para sa gobyerno na ito. Kung meron ng mga human rights violations, then the perpetrator should be charged accordingly, no, before the Commission on Human Rights and made to be accountable. Pananagutan po nila yung mga ginawa nilang paglabag sa mga katarungang pangtao, no, o human rights. So ito po ang at least matalaman ninyo yung survey nito, yung pag-frame, no, yung pag-frame ng mga question nila ay slanted, no, slanted para yung sagot na lalabas ay magiging negative sa Duterte administration. But, as I pointed out, yung the same survey, itong survey mismo na ito, ay nagsasabi na ang taong bayan ay nakakita na po ng pagbaba, no? Yung yung reduction ng mga illegal drugs users, yung mga addict. At ito po ay consistent with what I have been saying all along, na yung statistics na ibinigay ni Vice President Lenny, walang kwenta po yun. Mas mahalaga po yung ano po ang nakikita natin. What is our perception? What is the people's view of what is the people's view of the situation on the ground? And the survey, again, validates that view that the number of illegal drugs users has substantially reduced. Eh, dyan pa lang po makikita natin na talagang nananalo ang gobyerno natin laban sa illegal drugs. Pero ulitin ko rin po na it is not yet finished. Malayo pa po. There is so much to be done. Mabigat pa rin po ang paghamon sa ating gobyerno dahil nga hindi pa totally na reduce
hindi pa nasasarhan ng higpit ang pipeline na tinatawag sa pagpasok ng Cebu dito sa Pilipinas. Pinapaniwalaan na galing po sa China ang karamihan ng Cebu na pumapasok dito at sa nakikita rin po natin na karamihan sa mga nahuhuli na, sa mga malalaking volume, ito po ang mga Chinese nationals. Sila po ang pumapasok dito at sila po ang bumibenta ng mga Cebu sa ating lungsod. I don't know about the syndicate in the new Bilibid prisons, how far the government has gone. At least po, nakikita natin there is improvement in the situation at ipatuloy po natin ito. We have to continue. We cannot give up. Hindi po pwede na mag-surrender tayo. Kailangan po ipagpatuloy ito.